Ayan, good morning po mga kasaka. Maulang umaga po sa lahat. Kita niyo po na umulan ngayong araw. Kaya naman nandito tayo ngayon. Gumagawa po tayo ng pinakang medium natin. Dahil maglilipat na po tayo ng petchay doon sa ating floating rock bed. At susubukan na po natin magpalak ngayon. Ayun po yung tunda. Hindi po ganun kagandahan, pero try po natin kung makakaganda po natin yan dun sa ating floating rock bed. Kaya ngayon, ito yung ilalagay natin yung medium. Gamit po ay bunot po o wire. Ayan po. Pagupitin lang po natin yan ng ganito. Paliliitin na po, pwede na po yung gamitin. So yun mga kapaka, hindi muna po tayo makapagtrabaho sa labas, umuulan. At ito po ang ating trabaho ngayon. At ito po, mga kasaka, samahan niyo po akong ituro sa inyo kung paano namin inilalagay yung punla sa baso namin gagamitin. Bali, ito po yung baso yung gagamitin natin. Yan po mga kasaka, makita niyo po na yan po ay 8 ounce ang size. At may butas-butas po yan dito mga kasaka. Yan po yung pinakaandadaanan ng ugat ng ating halaman dito po sa ilalim. Ayan po mga kasaka, mamaya po ituturo po natin yan. Kaya panoorin niyo po hanggang dulo yung video para makita niyo po kung paano namin ginagawa ang paglalagay ng aming seedling dito sa aming cup para diretso na po yan sa floating rock bed doon sa ating nilinis kahapon. So ayan mga kasaka, magupit muna po tayo. Ayan mga kasaka, ito po yung ang ginawang pating medium na ilalagay po natin doon sa baso kasabay nung paglagay po ng mga punla. So ayan mga kasaka, ginugunting-gunting lang po ng ganyan. Pwede rin po itong gawin yung blender, pero kami po ay ginugunting lang po dahil mas prefer po namin yung hindi masyadong pino, kasi hindi po tayo naka-greenhouse. Pag po kasi pino ay may possible po na pumunta po sa ating bed o sa ating deep water cool floor yung ating midga dahil lulusot po doon sa butas ng baso. So yun po yung aming preference dahil iniiwasan po namin na lumusot po yung ating pating medium dito po sa butas. Ayan po, pagkaganda po kasi kalakala ngayon ha, hindi po sila lulusot, kaya mas prepare po namin yung ganito, kaya hindi po namin siyang bine-blender. Mga kasaka, sa paglilipat po ng punla, eto po, ganito po yung ginagawa namin. Lulusot muna po namin yung ugat doon sa kapinakang center butas ng baso. Ayan po, dyan po namin lulusot. Saka, sana po, mabilisan. Hindi kayo nabilisan na yan po. Meron po dyang 5 holes, bali 6 holes, kasama yung nasa gitna. At dyan po natin sa gitna ilalagay yung ugat ng ating seedlings. At ayan po. Talagang ito yung magiging itsura niya. Ayan po, nasa gitna. At pagkatapos po, lalagyan na po natin siya ng medium. Napakadali lang po mga kasaka. Hindi siya ganun kahirap gawin. Kailangan lang po yung pag nakabisado mo yung tamang paglalagay ay mabilis niyo na po makukuha. Na rin siya sa baso. So, ito pwede na po itong ilagay sa ating floating rock bed at ready na po ito to transplant. Okay? Yan po. So, ang ginagawa po po muna ay ito po, nilalagay ko muna po sa baso at sabay-sabay ko na pong lalagyan itong coax wire. Okay? Ang mga kasama, mga
ginawa nating mga seedlings sa floating rock bed. Nga pala mga kasaka, hindi na natin na-video kahapon yung pagtapos natin paglilinis ng floating rock dahil marami po tayo si Kaso. So ngayon, ito na po siya. Pwede na ulit pong lagyan ng tubig o nalagyan na ulit po ng tubig. Oh.